Hindi rin sa lahat ng bagay or sa lahat ng oras ay oo tsaka oo ka na lang. Or parang nagpapakita ka pa rin ng interest mo. Kailangan islimitahan mo rin utol. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So nandito na naman tayo. Usapang pag-ibig na naman, syempre. And then sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ha, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload tayo videos. Okay? So ito mga utol ha, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, mas lalo kang hahanapin ng lalaki sa ganitong gawain ng babae. Yon. So ito mga utol, ituturo ko sa inyo kung ano yung behavior na gawain ng babae na which is pagdating sa aming mga kalalakihan ay hinahanap-hanap namin ito or mas lalo kang hahanap-hanapin ng isang lalaki. So ito mga utol ha, kung hindi mo alam kung ano ang mas mainam mong gawin, well panoorin mo yung video na ito hanggang matapos. Okay? So ito ha, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, isang, ang magpakipot. Yes. Ito mga utol, hindi nyo ba alam na mas lalong nabibigyan ng challenge yung isang lalaki kapag yung isang babae ay marunong magpakipot? Hindi yung bumibigay ka agad or yung easy to get na isang babae. Kasi kung ganito ka klaseng babae na easy to get lang, na walang kahirap-hirap, magugulat ka talaga minsan or someday na kung bakit nawala ng gana yung partner mong lalaki. Or kung bakit nawala na ng gana yung isang mong maniligaw. So ganun nga utol na kasi doon po yon sa kung paano ka magpakipot. Ito rin minsan yung pinagmamasdan naming mga kalalakihan. Hanap kung ikaw mismo na babae ay marunong magpakipot, dito rin papasok sa aming isipan na yung babae na ito ay mahirap din kunin ng kahit sino pang lalaki. Pero kung ganun ka lang din kadali nakuha ng isang lalaki or ganun ka lang niya kadali o walang kahirap-hirap na nakuha, isa lang din iisipin ng lalaki. Naku po, napaka-easy to get naman ng babaeng ito. So posible na madali ka ring makuha ng ibang lalaki. So ganun lang po yun. Okay, so sa kaligitnaan din ng inyong relationship ay dapat still marunong ka pa ring magpakipot. Okay, so yun ha. And then ito, yung pangalawa natin is establish your limits. Yes, ito mga utol, kailangan is marunong ka ring magbigay ng limitations. Lalong-lalo na sa partner mo. Huwag mong ipasok yung lahat-lahat na parang sinasakal mo na yung partner mo. Kailangan is marunong ka pa rin mag-set ng boundaries. Hana, uy, hanggang dito ka lang. Ha, or huwag kang magpasobra-sobra. Kasi ganun nga utol, once na lumagpas ka na rin sa limitations or sa limits mo, talagang mabibigyan mo lang din ng pressure yung isang lalaki. Kaya dito pa minsan na mas lalong umaatras yung isang lalaki kapag nasasakal mo na, kapag nabibigyan mo na ng pressure. So ganun nga utol, kailangan is marunong ka rin maglimita sa sarili mo. Okay, so yun ha. And then ito, yung pangatlo natin is sexual boundaries. Yes, isa rin talaga ito na mas lalo kang hahanap-hanapin pa ng isang lalaki. Kasi isa rin talaga ito utol na kung ikaw na babae ay marunong magpabitin sa isang lalaki, lalong-lalo na pagdating sa sex, ay talagang hahanap-hanapin ka ng lalaki. Habang hindi ninyo alam na kaming mga kalalakihan ay once na bibitin, lalong-lalo na pagdating sa kama, sa lampungan, sa tsuktsakan, ay mas lalo pang nag-urge or mas lalo pang nagle-level up yung interest namin sa isang babae or sa babae na ito. So, hindi pwede sa lahat ng oras is bibigay at saka bibigay ka na lang din. Kagaya sa number 1 natin, kailangan is sa lahat ng bagay ay marunong kang magpakipot. Hadandahan lang utol. Dahil once na dinadahan-dahan mo, dito nabibitin yung isang lalaki ay mas lalo pa itong magaganahan at saka magpursige. Ha, na makuha niya rin kung ano yung kagustuhan niya. Pero ang mas masarap dito ay nabibigyan kasi ng challenge. Okay? So yun ha. And then ito, yung pang-apat natin is improve yourself. Yes. Isa rin talaga ito utol na pinaka-importante sa lahat. Ha, para mas lalo kang hahanap-hanapin ng isang lalaki. Ito ang tanong ko. Paano ka hahanap-hanapin ng isang lalaki kung ikaw mismo ay pabaya sa sarili mo? Hindi ka malang marunong magbihis, pinapabayaan mo na yung sarili mo sa kusina, tumataba ka na. Oh no! Yes, or yun nga kahit pabango man lang. Baka hindi ka na nag-spray ng pabango utol or hindi ka na naglalagay ng pabango sa iyong sarili, sa iyong katawan or sa iyong mga damit. Kasi ganun nga utol ha,
Ito ay mga simpleng bagay lang naman, kahit sa pagpapabango lang ha, ha, sa pagdamit ng formal or sa pagdamit din ng elegante. At saka kung marunong ka rin talagang magdala sa iyong physical appearance. Yes, utol, mas lalo ka talagang hahanap-hanapin ng lalaki. So ganun nga, self-improvement or mag-self-improve ka, yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay, so yun ha. And then ito, yung panglima natin is maging independent. Yes, ito mga utol ha, napakamahalagang bagay rin ito. Ha, yung pagiging independent, which is matagal ko na rin talagang tinuturo sa inyo kasi ito ang napaka-importante talaga nito pagdating sa larangan ng relationship. Alam nyo ba utol, na kapag ikaw mismo na babae, na palagi mong iniikot na lang yung mundo mo sa kanya, kapag maramdaman din ito ng lalaki na yung buhay mo ay parang umiikot na lang din sa amin, nawawalan or mawawalan talaga kami ng interest sa ganitong klaseng babae. Yes, utol. Kahit ako ba naman ha, kapag yung isang babae, kapag naramdaman ko na parang iniikot niya na lang yung sarili niya or yung buhay niya sa akin, yes, nakakawala rin talaga ng gana. Awala ng ka-challenge-challenge eh. Yung tipo na babae na ito is parang mababa or parang mahina. Ha, parang sumasandal na lang. Ha, hindi man lang marunong mag-desisyon. Yes, utol. So ganun nga, kailangan sa lahat ng bagay is maging independent ka. Huwag mong isandal lahat sa partner mong lalaki. Ha, kung gusto mo talagang hahanap-hanapin ka pa ng partner mong lalaki. Okay? So yun ha, and then ito, yung pang-anim natin is show limited interest. Yes, ito mga utol. Hindi rin sa lahat ng bagay or sa lahat ng oras ay oo tsaka oo ka na lang. Or parang nagpapakita ka pa rin ng interest mo. Kailangan is limitahan mo rin utol. Hindi sa lahat ng bagay na kung ano na lang yung sasabihin niya is okay ka na lang ng okay. Na yung tipong parang interesado ka na lang palagi. Well, ito mga utol ha, kung ganito ka klaseng babae, ha, na hindi ka malang marunong magpigil or hindi ka malang marunong magbigay ng limit ng interest sa kanya, talagang mawawalan din ng gana yung partner mong lalaki sa'yo. So like for example na lang utol ha, sa pagme-message or sa pag-uusap nyo pa lang through chats or through messages, dito rin kasi nagpapahiwatig na sobrang interested ka sa kanya. Once na nagre-reply ka kaagad. So magpakita ka rin na nagpapakipot ka pa rin utol. Ipakita mo pa rin na parang hindi ka interesado sa kanya. The more pa itong mga hagilap ng kasagutan yung lalaki, the more pa itong magpupursigi sa'yo. Ha, uy, bakit kaya parang hindi siya interesado sa akin? Ano kaya yung pagkukulang ko? Yes, kung gustong-gusto ka talaga ng lalaki utol ha, gagawin niya talaga yung lahat kahit magpapakipot ka pa. Ha, so, mas lalo rin talaga madadagdagan pa yung kagustuhan niya sa'yo once na ikaw mismo ay binibitin mo siya. Dahil challenge ito utol para sa amin. So yun nga, dapat is marunong ka pa rin mag-limit ng interest mo sa partner mong lalaki or sa manliligaw mo man. Okay ha? So yun. And then ito, yung panghuli natin is magpamiss ka. Yes, ito mga utol ha, most of it sa mga kababaihan ay takot magpamiss sa lalaki. Na Kuya Kiko, natatakot ako magpamiss sa kanya kasi baka mabaling yung atensyon niya sa ibang babae. Well, ito mga utol ha, tignan nyo nga muna kung ano yung katotohanan sa sinasabi mo. Pero ganun nga utol ha, tignan nyo nga yung katotohanan ha, sa salitang ito. Na which is, nagpapahiwatig lang din ito na baka hindi ka mahal ng partner mong lalaki. Kasi ganun nga utol ha, kahit wala ka talagang gagawin, kahit wala ka pa sa tabi ng partner mong lalaki, kung mahal ka nito is ikaw at ikaw lang talaga yung susuyuin at saka papasok sa isipan nito. Yes? Ito mga utol ha, psychologically, mali rin kasi yung paniniwala minsan ng karamihan. Na buong akala ng iba is kailangan bigyan ng attention, dapat is nandiyan ka palagi, na para mabalik or maibalik tanaw din ng partner mong lalaki. No, which is not. No, which is mali utol. The more kasi na nandiyan ka nalang palagi, yes, the more rin talaga na mawawala na ng interest or mawawala na ng gana yung partner mong lalaki sa'yo. Wala na rin ka-challenge-challenge eh. Ha, challenge yung pinaka-importante sa lahat talaga utol. Kasi kung nandiyan ka nalang din palagi, isa lang din yung papasok sa aming isipan. Hayaan mo na nga yan. Ha, kung kailan ako magme-message is nandiyan lang naman yan, naghihintay. So okay lang ba yun sa'yo utol? Na tagapaghintay ka na lang? So mas mainam mong gawin is siya yung pahintayin mo. Magpa-miss ka utol. Hayaan mong ma-miss ka ng partner mong lalaki. Dahil mas lalo pa itong magbibigay ng interest sa'yo. Okay? So yun na mga utol ha, sanay nakatulong talaga yung video na ito.
ha, para mas lalo pa kayong hahanap-hanapin ng mga partner ninyong lalaki. So gawin nyo lang yung mga gawain na ito ng mga pinagsasabi ko. Okay ha? So yung mga utula, and then ito syempre, magsha-shoutout tayo. Ito ha, shoutout kaya Hemlin Esteban, ayan, Hemlin Esteban ha, shoutout sa iyo. And then siya Michelle Dihocos from Dubai, yun ha, shoutout sa iyo madam, ingat-ingat dyan. And then siya Jolly Lanat Vlog, ayan, from Saudi Arabia, which is charitable vlogger ito ha. Yun ha, shoutout sa iyo madam, maraming salamat din sa iyo. Ayan, ingat ka dyan. And then siya Jam Jam or si Jamville, ayan ha, shoutout sa iyo madam, ingat-ingat ka dyan, maraming salamat. At saka si Celine Nones, ayan ha, from Saudi Medina, ayan ha, shoutout sa iyo madam, ingat-ingat din dyan. And then siya Cheryl Delphine, yun, shoutout din sa iyo madam, maraming salamat. So yun lang mga utula, and then shoutout na rin sa inyong lahat dyan, syempre. So yun lang ha, maraming salamat talaga, so ingat kayo. God bless and babush!